apat ngaron wa nakinigin patigayon tungod nga layo na sila sa mismong bulkan. Inong nga gi kinahanglan na matud pa nga magmugna og development plan na kung asa gi konsidera ang mga panginabuhian sa mga residente duol sa bulkan. Apa na dili mismo dito sa Volcano Island kundili dito sa Lakeshore lamang. Angay matod bang makonsidera ang hazard sa ugma paniguro nga dili gayud maapektuhan usab ang economic development sa mga komunidad duol sa Bulkang Taal. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:22 ang atong oras samtang sa laing bahin. Nangayog pagpasabot karon ang Department of Education pinaagi sa ilang sekretaryang si Leonor Briones gikan sa World Bank nga mag-apology kini human ang report nga nagpakita nga huyang ang performance sa mga Filipino nga mga magtutungha. Sigo ni Briones nga nainsulto o gipapaulawan sa World Bank ang nasod Pilipinas sa pinaagi sa report niini. Daan na matud pa ang datos nga gibasihan sa World Bank sa report niini nga gipaluga sigon sa nasambit nga opisyal. Inoon na personal nga nihangyo og pagpasaylo ang World Bank nganha kang Briones aban nagikinahanglan matud pa nga magpatigayon sa public apology alang sa tibuok katawhang Pilipinhon ang World Bank sigon sa nasambit nga opisyal. Sa naasoy nga report sa World Bank, unod niini nga huyang ang nanahimong performance sa mga estudyante, laki pa ang anaa sa 80% kanila. Nga dili gayod sulod nga nasa minimum levels nga ginalauma nga resulta sa proficiency. Ibase ang report sa tulo ka mga assessments sa naso din, lakip nini ang Program for International Student Assessment ni adong 2018. Ang trend sa in International Mathematics and Science Study niadtong 2019 ug ang Southeast Asia Primary Learning Metrics niadtong tuig 2019. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas alas 5:24 na samtang ulahing tudling sa ato nga balitang nasunod karong buntag. Nagpadayay garon sa ilang full and unqualified support ang lakas CMD. Di lamang sa mapiling presidential candidate sa hugpong ng pagbabago, kundi libisan ang ilang mamahimong vice presidential candidate. Matod kang lakas CMD President og House Minority Leader Martin Romualdez. Uman nga gikan ayon ni HNP Secretary General Anthony Del Rosario nga posibleng Oktobre na makamugna og desisyon na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kalambigit sa posibleng pagdagan ini pagka presidente alang sa tuig 2022 national elections. Matod kang Romualdez niadtong Hunyo 23 nagdesisyon ang partido nga i-renew ang ilang alyansa sa issue sa good governance sa national unity og padayong reforma sa economic recovery. Lagi ba sa mga kampanya usaban niini mao ang pagbato ka sa COVID-19 na pandemika. Tumong matud pa niini nga makabaton sa mas kusog nga kooperasyon o pagpaniguro sa preservation sa democratic process sa nasud o mapakusog ang pagkabot niini nga malinawon o hapsay nga eleksyon karong 2022. Wala usaba sila gikataho nga suliran sa pagigaalayon nila nganha sa nasampit nga partido gikan na niadtong namugna kini tuig 2018 diin pareha silang adunay matod pa maayo nga tinguha nganha sa epektibo nga paghatag serbisyo sa publiko. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Para sa Pilipinas alas 5:26 na sa buntag. Nindag na atong ihatag ganinyo ang taho alang sa atong panglawas. Hatugan nato ni Tinig Do sa Lulu Ilusfa. Tinig pangkalusugan, tinig ng bayan. Ang kulani o lymph nodes sa liog o sa kanormal nga parte sa atong lawas, apan kung ato kining mahikapan, labi na sa mga bata, mo action gyud ta og kabalaka. Sa tinuod, walay angayan nga kabalakan tungod kay reaction kini sa atong immune system sa ato ang panglawas nga sukla niya ang mga bakterya nga mo hapak. Kitang tanan, dunay daghan niini. Mugawas kini kung makasinati kita og impeksyon sa binisa
saya ang tawag ni ini lusay. Apan kung daghan mo kalat na sa laing parte sa lawas, mas maayo nga magpahiling na ta sa doktor kay himuon ang pag-examine ni ini. Timan imang higala nga bag-o magpa-examine, obserbahi usa ang pasyente kung duna bay ubo, sipon, pasumpong-sumpong nga hilanat ug walay gana nga mukaon kay normal ka na nga mugawas ang lusay. Ang paghaplas sa yaki liniment oil para diha sa lusay ug ubang parte sa lawas makatabang aron wag tangon kini. Ang mga birtod sa yaki liniment oil nga gikan sa mga epektibong mga herbal plants maoy tested na nga makatabang sa dunay balatian. Ang yaki liniment oil mamahimo kini gamiton sa mga bata ug mga hamtong tungod dili tanto ang kahalang niini ug mulami ang pamati kung makahaplas ka sa yaki liniment oil. Mao kini ang rason mga higala ngano nga ginaimbita na mo kamo perme na sulayan ang mga produkto sa yaki. Ang yaki liniment oil aron mawagtang ang imong mga ginahambin nga mga balatian. Kung doon na kamo ipakunta ng mga kababayan o ikasulti bakaha, bahin sa ato ang mga produkto, palihog, i-text lang ang 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat kaubang Lulu Eluspa. Oras sa Pilipinas, 28 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik mga balitang probinsyal, atong ihatag ganinyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Panmas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium Muabags pag-asenso Ang inyong mga baboy, manok o bibe Bakaw, kapayo, kanunay, pakana O MMV's Premium Arong paspas ang pagkanko, maayo ang resulta MMV's Premium Maayong magpatubo Sweetheart, ready na! Wow, ka-sweet ba? Sakto lang ang pagkatimplan ako sa Okira 5-in-1 Coffee Kabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng Dunay mangustin, makapanindot sa pamati Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha. Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee. Unya, sweetheart, ha? Dolly Plus with sodium ascorbate. Estrella, Taganama, 50 anyo. Gabaligya kong prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamigid kaayu i, kaon unya, dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko, sir, kay kining akong tiil, kini-kini o. Sa una, perting dugaya, gini maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, ug taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na kong ampo nga, unta, manormal. Normal, gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo. Karo normal na gid siya. Minor lang gid ko, ug tanon, soft drinks. Tapos kaning Garlic Plus, usagin ni sa nakatabang sa akoa. Dati, vitamin C o katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sad ka, nakita na ko ning Garlic Plus. Nga naanay, vitamin C. Ug kutob karon maon agit niya ang akong ginatumal. Ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang po ko sa Ginoo, Sir Bao, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Para sa Pilipinas, 32 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, unang tudling sa atong mga taho, atong siren karon ang mga development o mga panghitabo dinhang dapita sa may P. Palma. Ana sa linya ang atong kaubang si Tinig on sa June Villa Soto. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Maraming salamat at magandang umaga. Hindi na nakapalagpa ang isang magsasaka matapos itong makorner ng mga operatiba ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Alameda PNP mag-aalas 2:30 kahapon ng hapon sa kahabaan ng National Highway, Barangay Pulayagan sa Nabanggit na Bayan. Sa ulat na pinalabas ni Police Major Sunny Leoncito, nakilala ang suspect na isang nagngangalang Michael Villar Langob, 45 anyos, isang magsasaka at rumaraket din bilang dagit-dagit driver at residente ng nabanggit na lugar. Nasamsam sa posisyon ng suspect ang isang pakete na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu na siyang bunga ng operasyon at isa pang pakete na naglalaman din ng pinaniniwala ang shabu at ang 500 piso mark money. Ayon nga dito kay Leoncito, matagal nang nasa watch list ng kanilang mga operatiba etong si Langob dahil sa kanyang muling pagbalik sa pagbebenta o pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa kanilang lugar. Nais ngayong malaman ng Alameda PNP kung saan kumukuha ng supply at sino ang mga parokyano nitong suspect dahil nga sa kanyang sinasabi na 2016 pa di umano siya huling gumamit nitong ipinagbabawal na droga. Ngunit talagang kumpirmado ng kanilang mga intelligence teams na ito nga ay recidivist o yung muling bumalik sa nabanggit na bisyo. Kung kaya't ngayon ay himas-rehas na itong si Langob at ngayong araw ay nakatakdang sampahan sa piskalya ng kasong may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, dito naman sa bayan ng Bisaya pa, ay nakapanayam natin itong si Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza, ang hepe ng Bisaya Municipal Police Station. At ayon sa kanya, ngayong araw na ito ay siya ay haharap sa mga kasapi ng sangguniang bayan ng munisipyo kung saan ay ilalatag nito sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang mga plano sa pagpapatakbunga ng operasyon nitong operational management nitong pinaka malaking bayan sa buong probinsya ng North Cotabato. Muli di umano niyang ididiin ang kinakailangang dagdag na mga tropa o yung mga personnel dahil nga sa hindi tugma ang bilang ng warm bodies o yung aktual na bilang ng pulis doon sa aktual din na populasyon na dapat pinaglilingkuran nila. Muli ay sinabi nitong 86 lamang, 86 lamang talaga itong bilang ng Midsayap na sobrang napakalayo doon sa desired ideal number na 200 to 230 na police. Kung kaya't sinabi nito na sa kamay ng LGU ang kapalaran ng naturang problema at ito talaga ang tinuturo kung bakit ang Midsayap ay ang munisipyo na may roong record high ba? O hindi natin alam kung ano talaga ang pinaka-pino o pinaka-civilized na terminong gagamitin. Pinaka-maraming shooting incidents na lahat ay unsolved.
isa din sa may pinakamataas na carnapping. Mm-hmm. Ngayon, ang latest, ang pinakamarami ding na italang akyat bahay o panluloob na kahit isang suspect ay wala talagang naituro hanggat nasa tailing o yung pagbubuntot lamang doon sa profiling o profiles nitong mga ganitong akyat bahay incidents na ito ang maaabot ng kanilang mga operatives eh dahil nga sobrang kulang ang kanilang mga tauhan. Kung kaya't panawagan ganitong opisyal sa publiko magtulong, makipagtulungan ang lahat ng sektor, lalong-lalo na itong mga force multipliers katulad ng mga barangay peacekeeping action teams o BPATs, ang mga CAFGUs at Army Augmentation. Nandito din ang Cotabato Mobile Force Command. Ngunit hindi nga sila organic part ng Midsaya dahil siniservisyuan nila ang buong Palma PB. Kung kaya't sinabi nga nitong opisyal, kaugnay nito ang isang sama-samang paggalaw ng bawat force multiplier sa mga kabaranggayan dahil talagang ito ang tunay na sitwasyon at hindi pwedeng i-deny na kailangan talaga ng malawakang at pakikipag-ugnayan ng bawat sektor ng lipunan upang makamit ang solusyon sa mga ganitong problema. Maliban pa riyan ay marami ding mga petty crimes, mga index at non-index crimes na naitatala sa bayang ito dahil imagine na lamang natin ang 57 o 57 mga barangay, halos 200,000 populasyon at yung sinasabi nga nating magkaiba yung daytime population sa nighttime population kasi pag gumamit ka ng crime statistics magiging batayan yon dahil nandito sa Midsayap ang isa sa may pinakamaraming opisinang pribado at pampubliko dito siya matatagpuan kung kaya kahit taga labas pag daytime ay nandito at maituturing yun na daytime population at ang police response ang magiging malaking sukatan sa pagtugon sa mga pangangailangan maging sa Kumbanjo, how about yung commitment usaba sa mismo nga barangay level mandate usaba sa mayor dina sa Midsayap in terms sa security augmentation na dina sa level sa kapulisan knowing nga limitado o gamay ramang ang ihap nini compared nga na sa ratio sa kinatibuk ang populasyon dinhang dapita. All right, good point. Kasi hindi nga sinabi nga nitong ating chief of police, hindi naman kung tutuusin hindi talaga excuse o magiging alibay yung sinasabi niya nating kakulangan dahil nagsusumikap talaga magre-responde pero kung ang logistics din mismo yung bilang ng mga patrol cars ang pag-uusapan medyo bitin talaga ang Midsayap kumpara sa ibang munisipyo dahil again and again ang ratio nga ng number of logistics, number of personnel over the number ng mga actual population na kailangan mong respondehan. Yan ang magiging, yun yung matrix palagi pag ikaw ay... So parang sasabihin, anong ginagawa ng kapulisan sa mga ganitong binabanggit nating mga natural ng krimen? Sabi nga namin dito sa media, kapag hindi sinaktan pinatay ang carnap victim, hindi na namin ibinabalita. Parang it's a natural way of life, kultura na sa Midsayap ang carnapping. Pero kapag sinaktan o nadedo yung biktima, saka pa siya papasok doon sa qualifier ng kabali-balitang pangyayari. Mm-hmm. Subot, pasabot ini, walay police visibility in terms sa pagpatrol din na sa mga pampubliko nga dapit tungod kay kulang o mobility. Kaubang Junog, bisan ang pagukod sa mga kriminal, di kagukod tungod kay way sakyanan. Okay, dito muna sa sinasabi nating visibility. Mm-hmm. Nagsusumikap talaga. Walang duda yan. Ang ating police ay talagang nagsusumikap sila na magkaroon ng police visibility. Pero sabihin mong visibility over the lawak ng kanilang pinagsiservisyuan na 57 na barangay with 8. Walong mga poblasyon barangays ang Midsayap. Ito lamang ang nag-iisang urban area sa buong probinsya natin, mapasyudad na mapabayan. Walo yung
walong barangay na puro urban yon. Meron pang mga barangays na nakukonvert na rin na urban, katulad ng Villarica, Lower Katingawan at itong sa daan na kanuglog ng poblasyon, talagang maituturing na rin na urban area, lalo pa ngayon na ang terminal ng Midsayap ay nailipat na doon sa barangay sa daan. So talagang ang economic activity doon ay sumigla at dumadami din ang populasyon doon dahil doon nga nakaumpok ang lahat ng mga negosyo at ang mga taong bumibiyahe. So kinakailangan din. So when you talk about disability, diba sasabihin agad, aba dapat nga doon meron ng PCP o kaya compact na tinatawag yung mga PNP. Pero dahil nga sa kakulangan, wala tayong magagawa so far. So inaasahan itong si Colonel Oranza na sa kanyang pagharap ngayon sa SB, muli niyang uungkapin ito. Ito ngayon ang malaking hamon sa mga nasa LGU side. Tutugunan ba at magre-request sa regional headquarters ng PNP na kailangan talaga doon? Ang pagkakaalam ng lahat, ito open book naman ito. Lahat ng munisipyo dito sa Pipalma area na downloadan ng mga bagong personnel. Midsayat lamang ang walang downloaded na mga bagong personnel. Dagdag mo pa rin yan, ha, kasamang Andrew, yung sinasabi nilang localization at attrition, kung maalala mo sa pulis, nitong huli ay talagang nagkaroon ng bagong pulisya kapag ikaw ay taga-Midsayat na, isang PNP personnel, pwede kang mag-request na ma-deploy muli sa iyong lokalidad kung saan ka nang galing. Ngunit ang nangyayari, kakaiba, walang, may nangyayaring ganun, pero swapping, walang dagdag na bilang. Oo, yung may lumipat sa ibang bayan, same number yung ulo, yung warm body na ipapalit sa kanya na Midsaya Penyo. So ibig sabihin, hindi talaga nadagdagan yung bilang, nagtalitan lang ng ulo, kumbaga. Oo. Yeah. So lastly, from part kaubang June, no? Unang higayon ba nga usa ka hepe sa PNP, at least naimbitahan din na sa sangguniang bayan, and of course plano o naka-request ba in the past years nga madugangan o personal ang ilang stasyon na pinaagi sa tabang sa legislative measures usab sa sangguniang bayan through pinaagi usab sa ilang mayor nga maoy mulihok nini? Honestly speaking, lahat ng PNP chief na dumaan dito sa Midsayap na umarap sa SB, standard script na yan. Talagang hindi nalilimutan yung script na yan. Ngayon nga, itong sa poder, itong si Colonel Oranza, ito ngayon yung magiging malaking hamon dahil 2022 election is coming. And katong mga past nga mga hepe nga nag-atubang din sa sangguniang bayan, may respond man nga nakita ka mo mga media din ang dapita? Wala. Hindi talaga sila nadagdagan. Yeah, so ang point natin dito, we are hoping for the best that at this time with Lieutenant Colonel Aroli Oranza, baka naman pwedeng tugunan. Okay, daghang salamat. So, alright, so yan yung latest mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, si June Villes Toto nagulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Inyong nadungan si kaubang June Villasoto sa Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato. Tinig ng Kanayunan. Tugang tudling sa itong mga balitang probinsyal karong buntaga. Tinig ng Kanayunan. Nagalaong garon ang pamunuan sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC nga mahatagan og dugang aksyon na ang ilang reklamo kalambigit sa kakulangon sa nurses sa ilang ospital. Aron mobantay sa mga pasyente nga natapdan niining makatakod nga COVID-19. Nasairan nga daghang mga nurse ang nag-resign sa ilang mga trabaho hinungdan nga nagkulang karon ang medical staff sa ospital. Hilabi na karong padayon gihapon ang pagdaas sa kaso sa coronavirus disease kon COVID-19 didtong dapita. Una nang gikan ni Dr. Maria Yvette Barres, ang adult infectious diseases specialist sa SPMC, nga mukabat sa 5 ka mga nurse ang nagsumiter na usaba sa ilang resignation na matag adlaw hinungdan nga gikinahanglan na nila dugang personal nga nasa ilang bahay tambalanan aron nga mapanigurong maatiman gayod ang mga pasyenteng napagan sa COVID-19. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Sa laing bahin dito sa may area sa Caraga, gi-alerto karon sa Philippine o sa Police Regional Office sa Caraga or PRO 13 ang mga sakop nini human sa hulga sa mga miyembro sa New People's Army kon NPA nga muatake sa mga presinto o bisa na sa ilang panimalay. Sa nanay mong pamahayag ni
PRO 13 Director Brigadier General Romeo Caramata Jr. Dili angay mamahimong kampante ang kapulisan sa rehiyon aron dili sila malusutana sa mga rebeldeng nag-operate dito sa ilang dapit ingon man sa sikbit nining kalungsuran. Una na usabang nagkapanaog og susamang kabanduan si Philippine National Police Chief Police General Guillermo Eliazar din iyang gitandi ang nakalabay nga pag-atake sa walhong grupo partikular sa Masbate og Surigao del Norte aron pakita matod pa nga anaa paghihapon nagtunhay ang ilang organisasyon apan sa maong pagpangatake sa maong mga lugar na damay matod pa ang mga sibilyan. Sumakang Brigadier General Caramat ang susama matod pa ang pagpanghulga o planong pagpangatake sa mga rebelde nagpakita sa huyang matod pa nila nga puwersa. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:47 na sa buntag. Samtang ulahing tudling sa atong balitang probinsyal karong buntag. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Mitahan sa Bulua Police Station nga sakop sa dito sa sakop sa Highway Patrol Group human niya mapusil ang duha ka mga sibilyan sa Zone 6 sa Barangay Bulwa dito sa Cagayan de Oro City. Gilang suspek nga sa pulis sa Corporal Bernie Tablando, 34 anyos nga sakop sa HPG 10 sa Malaybalay Bukidnon. Nasamdan ang mga biktima nga sila Mark Luven na Yamba, 40 anyos og nadamay usab si Michael Isto Perez, 24 anyos. Sinoon na luwas na sa delikadong kahimtang ang mga biktima. Sa initial nga siren nga adunay panagbingkil ang suspect og duha ka mga biktima nga ni sampot sa pagpamusil sa HPG officer. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:48 sa atong pagbalik mga balitang lokal. Atong ihatag ganinyo human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom. Alas sa Pilipinas sa 48 minutos human milabay alas 5 sa buntag. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin. Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins. Ako rin, everyday, Kidiyaki. Me too, Kidiyaki Vitamins. Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika. Di kalipay ni Jeline Laraya, taga Peña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kidiyaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak nga si John Carl. Kidiyaki Vitamins kuya. May kuya, so nag-answer do sa assignment sa math din kay ata. O da wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag kaang kuya. Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo. Angayan lang mga mama nga masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig, ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Day Clara, believe good ko nimo. Pero ting kaabtik, agresibo. Unsay sikreto? Unsay sikreto, good? Gulay og isda ang among sud-an imak. Tanagsara gyud may magkarne ug wala gyoy mantika. Siyempre, adlaw-adlaw gatumarpod ko og Yaki Herbal Capsule. Maunga kondisyon gyud ang akong panglawas. Suway ang Yaki Herbal Capsule imak. Ingna lang ang butika na magpalit ka og Yaki Herbal Capsule. Sige Day Clara, sundugon ta ka. Magyaki Herbal Capsule pud ko. Aron lagsik pud ko. Ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. That song was brought to you by Kidiyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Himsog na o wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelique Capucaw nga si Juni, taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga Kidiyaki Vitamins ang ginapainom ni ini. Kuan, mangguni siya, magsakit-sakit, hubak po, magtumig hospital, makapaaso mi.
sukat nga gi-vitamins na ko ni siya, giyaki na ko, ini kumagligo akong paim nun, maulian naman siya, wala na siya ko ana hubaka. Kanang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Mga mami, kabalo ba mo nga ang Kidiyaki Vitamins adunay sobra 20 ang lain-lain nga sangkap ni ini? Anaa ang makapalig-on sa bukog, pampatangkad, makabright, maayo ang tulog, makagana sa kaon, makalagsik yud sa panglawas. Sulay ninyo kini sa inyong mga anak. Tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, mag-Kidiyaki Vitamins. Timan eh, basta yaki, yummy. Kidiyaki Vitamins, mapalit sa mga butika. Oras sa Pilipinas, 52 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Sa mga tudling asado nga mga balitang lokal karong buntaga, nagpadayag garon og pahisubo ang duha ka mga tagas nga opisyal din sa probinsya sa North Cotabato. Si Governor Nancy Catamco ug Vice Governor Emilio Talino Mendoza kalambigit sa nahagsa nga eroplano ug pagkamatay sa kapin 40 ka mga tinunan sa Armed Forces of the Philippines sa human nga niya hagba og na busigada kining C-130 nga ilang nga gisakyan dito sa probinsya sa Sulu. Nagpadayag usab og tino nga suporta nga na sa miyembro sa Armed Forces of the Philippines ang residente sa probinsya sa North Cotabato nga mahatagan usab o hinabang gikan sa provincial government. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa laing bahin, nanahimong mabulukon ang pagpasalamat sa mga opisyal sa lain-laing mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Kidapawan din gipangunahan kini sa ilang mga barangay chairman. Uban ang mga miyembro sa sanggunian o dinha sa ilahang barangay council, apil na ang sekretariat o ingonman kining ilang treasurer nga nakadawat sa financial assistance isip hinabang nga pondo usab gikan sa national o local government. Gipangunahan ni Mayor Joseph Evangelista ang distribusyon sa 3,000 pesos nga hinabang alang sa mga barangay chairman o gaingon man sa mga nasampit usab nga mga tinunan sa barangay. Naghatag usab sila og mga canned goods o gaingon man kini nga mga flashlights o mga batuta o gaingon man posas nga magamit sa mga tanod sa barangay. Gikan ayon sa taho nga ang nasampit nga 3,000 pesos nga assistance nagikan sa buhatan ni Senator Christopher Bongo o gaingon man nganha usab sa buhatan sa senador nga siya Cynthia Villar. Samtang naghatag og dugang pondo nini aron nga makompleto ang financial assistance sa gikan usab sa mismong city government. Gilauman nga daghan pang mga suporta nga madawat ang mga taga-barangay gikan sa administrasyon aron nga mapanigurong mapaligon ang ilang pagpanerbisyo o adunay igong motivasyon aron na nga masa mo papiskay nganha sa ilang pagtalima sa ilang mga responsibilidad nganha sa pagpanigurong hapsay o malambuon ang ilang mga ginsakban nga hilabihang mubinipisyo nganha usaba sa ilang mga residente. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Oras sa Pilipinas, alas 5:55 na sa buntag. Samtang sa laing bahin na masa gipahugtan karon ang seguridad dinhang dapita sa may Magpeta North Cotabato. Kana ang gika na yon ni Pulisa Major Brian Espinosa aron nga mapaniguro nga hapsay ug wa nay dagkong mga kasamok hilabi na ang illegal cockfighting nga una nga gikataho nga mga reklamo dinha nga dapita gikan sa lain-laing mga barangay. Sa karon wa nay gikataho matud pa nga cockfighting activity nga ginpatigayong illegal nganha sa ilang mga ginsakpan aron human usab nga gipapiskay ang ilang operasyon nganha sa kabarangayan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Oras sa Pilipinas, alas 5:56 na sa buntag. Ato ng sayron na mamahimong dagan sa panahon na sa linya gikan Pag-asa, si Edward Panulino. Tinig ng Bayan! Weather Update! Weather Update! Magandang umaga at narito ang kalagayan ng panahon sa loob ng 24 oras. Kaninang alas 3 sa madaling araw, ang Sentro ng Tropical Depression, EMO, ay linutaan sa layong 155
kilometers silangang kanluran ng Iglesia Patanes. May taglay na lakas na hangin ng 55 kilometers per hour malapit sa kita at pagbuso ng hangin na abot hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ng mayang umaga. At Southwest Monsoon naman ang naapekto sa buong bansa. Patugtayan natin ang lungsod ng Cotabato, Kitapawan, Barber Region, North Cotabato. Finally, lapas ng mga bayan ito ay makaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagulog at pagjiblat sa dapat hapon o gabi, dulot ko ito ng Southwest Monsoon. Ang hangin ay maging mahinang itamdam-tamang mula silangan hanggang hilang silangan ang mga bangdagat ay garadang at katamtama ng pagalo ng karagatan. Ang agatong temperatura natin ay naglalaro sa 21 hanggang 32 antas sentigrado. Ang araw ay sumit kanina sa ganap na alas 5.30 at lulubog ito maraming hapon ganap na alas 5.59. At mula po dito sa Diwisti pala sa awang ako at sa Edward Panolino, maraming salamat po. Tinig ng Bayan, Weather Update. Weather Update. Daghang salamat kaubang Edward Panolino, gikan sa Pag-asa DOST. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Samtang sa sunod-sunod nga adlaw, may arangkada usab ang paghatag sa kasya asistan sa ilawom sa tulong panghanap buhay. Ilawom sa Department of Labor and Employment, ilawom sa provincial government ang pondo, naghatag sila financial assistance alang sa mga tinunan sa Bipata didtong Dapita sa may tulunan na North Cotabato. Nasa 185 ang mga recipients niini gikan sa Barangay Bakong, Bituan, Banayala, Pupuyon, Barangay G. Baynosa, sa Magbok, Damawato, sa F. Cahelo, Lampagang, Tuburan o Barangay Batang. Gihatag ini uban ang mayor didtong Dapita, si Mayor Pip Limbungan o mga tinunan sa Municipal Council. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin, nakadawat na usaba o financial assistance sa magihapon nga programa ang mga tinunan sa Barangay Peacekeeping Action Team. Kung BIPAT, ilam gihapon sa tupada, inisiyatiba kini ni Second District Congressman Rudy Kawagdan dito nga Dapita sa may Arakan o Gaingunman dina sa may Magpeta North sa Cotabato. Anasa sa 640 ka mga BIPAT personnel ang nahatagan sa nasampit nga financial assistance sa diin anaas sa kabinkun kulang 3.2 million pesos ang gigahin niini alang sa tanang mga community volunteers sa okining nga BIPAT dinhang Dapita sa may Magpeta North sa Cotabato. Gigatakda usab ang ihatag ang samang mga programa dito nga Dapita sa may munisipyo sa Arakan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:59 na ang atong oras, wala na kita igong oras sa atong pagbanag-uban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan. Musunod na si kaubang Loy Rosario alang sa dugang hisgutanan karong buntaga. Dagang salamat sa inyong pag-uban ngani sa inyong tulumanon. Hantod ug mga adlaw, subli gitang magdungganay ngani sa inyong tulumanon. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok, manamilit kaninyo ug magingon. Igala ang nagpakabanang katawhan mao'y mataog dalungan sa malambuon nga katilingban. Maing buntag kanatong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga mami, kabalo ba mo nga ang Kidiaki Vitamins adunay sobra 20 ang lain-lain nga sangkap ni ini? Anaa ang makapaligon sa bukog, pampatangkad, makabright, maayo ang tulog, makagana sa kaon, makalagsik yud sa panglawas. Sulayin ninyo kini sa inyong mga anak. Tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, mag-Kidiaki Vitamins. Timan eh, basta yaki, yummy. Kidiaki Vitamins, mapalit sa mga butika. Feel
real, real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be